sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pag-aisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda nang humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Okay, for our opening song, shall we all sing our theme song? Architect, can you put a link? Bigayan ng... Okay, salamat po, architect. Thank you. Let's sing Ligaya ng Buhay. Thank you.
Sibo, tayo po'y manalangin. Dakila tupagpala naming Ama, Diyos naming maibigin sa lahat. Sa oras pong ito ay patuloy kami nagpapasalamat sapagkat kayo po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng mga kaparaanan upang maipahayag inyong mga pananalita. Ang kaligtasan ay patuloy na maipahayag sa maraming mga tao. Sa oras pong ito ay amin pong nilalapit ang inyong tagapagsalita at maging ang mga magsisiganap pa at gayon din Ama, lalong-lalo na ang mga maikinig ng inyong pong pabalita. Sa oras pong ito, Ama, ang Santong Espiritu ang siyang kumilos, mangusap sa mga kaibigan namin, hindi po namin kasama. At gayon din, Ama, sa amin pong mga magsisigawa at gaganap ng mga tungkulin sa gawain ito. Kayo rin po ang siyang tumulong upang magampanan ng maayos ang amin pong mga parte. Ito lang pong aming hintalangin, Ama, patuloy po namin kayong maranasan at ang inyong pong pag-iingat ay amin ding maranasan, hindi po sa aming karapatan. Kundi alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Akin na kita. Happy and Holy Wednesday to everyone. Kagabi po ay ating napakinggan ang napakagandang binsahi ng ating District Pastor Jerel Paulino. Ito po ay patungkol sa patience at sa gabing ito ay kanyang tatalakayin ang isa sa fruit of the Spirit, kindness and goodness na makikita sa Galatia 5:22-23. Bago ko po sabihin ang programa para sa gabing ito, nais ko po lamang pasalamatan ang mga host ng crusade na ito, pinangungunahan po ng Novaliches Seventh-day Adventist Church, pinangalawahan ng North Caloocan Church Novaliches Extension at Idar Family and Media Partner na ito natin, The Written Truth Ministry, sa pangunguna po ni Architect Mayton Balagyang, Gospel Commission 144 and Light in the Dark Ministry, sa pangunguna po ni Brother J. Benhonyo, at ang Communication Department ng Novaliches Seventh-day Adventist Church, sa pangunguna po ni Sister Cheryl Rada, ang ating butihing pastor, at tayo pong lahat na sumusuporta gabi-gabi, nanonood at nakikinig. Akin na po sa babanggitin ang mga participants sa gabing ito. Ang ating po nagpaawit, pinangunahan po ni Sister Almera Doronela, ang ating opening song, ang ating theme song na Ligaya ng Buhay, opening prayer po ni Brother Mark Paul Hernandez, sunod po welcome remark ang iyong lingkod Elder Wilson Maiso, at ang help lecture ni Sister Hazel K. Akupan. Ang kanyang pong topic, Sleep is Superpower. Sundan po ng special music, Sister Lindsay Sukitan, bago ang mensahe ng ating butihing pastor, Jerel Paulino, na may pamagat na kindness and goodness, what we are and what we do. Sundan po ng appeal song ni Sister Jane Tosi at closing song ang ating team song Ligaya ng Buhay, at ang closing prayer po natin ang ating mahal na district pastor si Pastor Jerel Paulino. Ito po, mayroon pong reward ang mula ng nakakompleto mula ng mag-umpisa ng crusade na ito, ay makakatanggap ng load
nakakumpleto ng sumpok, makakatanggap po ng Lord. Kaya po mga kapatid, subaybayan po natin itong lahat. Baka pagkatapos ng krusyen nito, ay napakaganda pang ang ating matatanggap dahil tatanggapin po tayo ng ating mahal na Panginoon na nag-aantay sa langit na bayan. Yun lang po mga kapatid. God bless and good evening. Good evening, po. Good evening. Ayan. So, katulad po na sinabi kanina, ang ating sorry. Ayan. Nakikita po ba yung screen, yung slides po? Kita po, makikita. Okay. Pakinaan nga yan, Layla. Narinig dito yung ano. Alright, so our topic for this night is entitled, Sleep is Your Superpower. Ayan. Sleep is Your Superpower.
And the topic would be divided into three parts. First part will be the introduction, where I'll discuss the four stages of sleep. Second will be its benefits and how can sleep really be your arsenal or your superpower. And lastly, I'll give you three tips on how you'll be able to get more of it. So let's start off by reading this quote. "I'm so good at sleeping, I can do it with my eyes closed." Yan. So, sino po ba dito ang hindi marunong matulog, diba? Of course, there would be people who would find it hard to fall and stay asleep, like those who are suffering insomnia. But basically, every single person knows how to. So from babies to old age individuals, it is something so innate or inborn that we knew it long before we even learned our first word, right? It is something easy to do. But in this day and age, parang ang hirap, parang yung iba nahihirapan silang magkaroon ng magandang tulog. Most particularly, complete sleep. Yan. So, let's discuss the four stages of sleep. We have the REM sleep, or rapid eye movement sleep, and non-REM sleep. Yan. So yung first three po dito ay non-REM. So basically, yung sinasabi nating rapid eye movement, kumbaga nag-flicker yung eyes behind your eyelids, yun po yung nangyayari sa mata natin when we are in deep sleep. Pero yung first three stages po na yan ay non-REM. Yan. A lot of people think that sleep is just a waste of time because we basically don't do anything, diba? We don't eat, we don't drink. But even if our major organ system are shut down, this little organ, our brain, in the top of our head, is still working and still doing something. Ayan. So first stage would be light sleep. Second, intermediate sleep. Three is deep sleep. Ito po yung tatlong stages po. This is where our breathing and our heart rate slows down, allowing our body a chance to recover from a busy day. Yan. And stage four, which is REM sleep, or rapid eye movement sleep, which is typically when you dream. Diyan po yung stage kung saan kayo ay nananaginip. Kung alam po natin, kung matatandaan po natin yung pinakahuling panahon na tayo ay nanaginip, parang antagal na, or pwedeng kahapon, or isang linggo. Pero kung mapapansin nyo po, mas maraming mga bata. Nung bata tayo, parang mas madami tayong panahon na nananaginip. It's because mas nakaka-experience tayo ng deep sleep nung bata tayo. Mas matagal tayong matulog nung kabataan pa natin. Ayan. And in this stage, things speed up except the person cannot move. No, they're paralyzed. And that's probably felt to be the rinsing function to clear the brain of toxins and byproducts. Ayan. So parang nililinis po yung ating utak ng mga dumi, mga toxins like proteins. And one of it is called amyloid beta. So yung amyloid beta po is associated with Alzheimer's disease. So kung i-imagine po natin, if you don't get enough REM sleep or yung stage 4 na sleep, then amyloid beta continues to accumulate in your brain. Thus, you'll have a higher risk of having Alzheimer's. And I want you to take a very important note of the next slide. It says here that each stage can last up to 90 to 120 minutes. I repeat, that is for each stage. So the first three stage nung non-REM sleep is already 5 to 6 hours, di ba po? If you would sum it all up, it's 5 to 6 hours. And for you to be able to reach the deep
REM sleep, which is stage 4, you should add another 1.5 to 2 hours, and that would give you a total of 7 to 8 hours. So that is the reason why the National Sleep Foundation and CDC declares that adults typically need between 7 to 9 hours of sleep each night. So I hope that is well understood. Na kailangan natin ng at least 7 to 9 hours of sleep para makompleto natin yung lahat na stages. But I have a disclaimer for you. Some of those people, there are people who are really short sleepers. They are those who are found to be okay with 5 to 6 hours. But these people belong to the population na, kumbaga sila na yung outliers. Yan. Kasi sobrang onti lang yung mga tao na short sleepers and still function the same way. Like a normal function. So let's move on. Ayan, diba? Did you get enough sleep last night? Ayan. Let's move on to the next slide. So the following slides would be the benefits of sleep become your superpower. So I will introduce you to some superheroes. One of them is a villain, but I included him in this slide because I think he has a very good example of a superpower now we could get by sleeping. So this is Megamind. He has this huge head, implicating that he has a very large brain. Ibig sabihin, siguro napakatalino niya, di ba po? He has a super intelligence as his superpower. Sleep is a very, it is very essential to creativity, learning, and of course, memory. So, sabi po sa mga pag-aaral, those people who are most creative are those who dream. And when does dreaming typically occur? During an REM sleep. No, yung sa stage 4 po. Sleep can improve idea generation in volume and originality. And sleep is also essential in consolidating what you've learned. When you sleep before studying, the brain acts like a sponge, ready to absorb all the knowledge. And then when you sleep after studying, it retains all the information and storing it into the long-term memory, specifically in the part of the brain called hippocampus. So that's how important sleep is in our memory. So next would be, I bet you all know who this superhero is. It's Superman. So how will sleep make me like Superman? Well, sleep stimulates the body to create muscle and bone growth hormones, and it also plays a role in metabolism. So imagine if companies could synthesize these kinds of hormones, they might have been the richest company there is, diba? But there is nothing that do it best than sleeping. So I'll explain to you, bakit kaya ang ganda ng katawan ni Superman? Why does he have this lean, fit, strong body? Syempre, aside siguro from lifting weights and exercising. There are 2 hormones that help regulate hunger. Ito po yung dalawang hormones ang kailangan yung tandaan, ghrelin and leptin. So they are affected by sleep. Ghrelin, ito yung stimulate po ng appetite natin, while leptin decreases it. So when the body is sleep deprived, the level of ghrelin spikes while the level of leptin falls, leading to an increased hunger. So kapag mababa po yung, kung hindi po tayo nakakatulog ng maayos, tataas yung ghrelin, leading to
increase hunger. So mas magugutom po tayo. Ibig sabihin mas kakain tayo, 'di ba? And that's how sleep works on your metabolism. And the last superhero po that we have is Deadpool. For those who doesn't know him, he is a wisecracking mercenary with accelerated healing and self-regenerating capabilities. Pag nasugat po yan, after ilang seconds, mag-regenerate na siya. So how cool is that superpower? Do you want this? Let's hear of some research studies proving how sleep help you regarding immunity and recovery. So here's a picture of, okay, ayan po. So here's a picture of a cancer cell. Ito pong nasa left nyo, yan. Ito pong nasa left nyo ay isang cancer cell. And kung mapapansin nyo po yung mga blue particles, they are called natural killer cells or NK cells. So they attack these cancer cells para, ayun po, para malabanan yung cancer. But in your right side, makikita nyo po dito yung effect kapag isang gabi lang kayong nagkaroon ng 4 hours of sleep. Tingnan nyo po kung gaano kataas yung epekto niya sa pagpapababa ng natural killer cells. It's 75. It's 70%. And that is somewhat alarming, di ba? Yung percentage reduction ay alarming. Another image shows you how 1 week of being sleep deprived, and that's 6 hours of sleep per week, can modify 711 genes. Yung kalahati ay ini-increase niya yung activity ng gene, and the other one decreases it. And ayon po dyan sa pag-aaral na yan, 1/2 of the genes activity increased are associated with the promotion of tumors, chronic inflammation, stress, and as a consequence, cardiovascular disease. Yun po namang bumaba ay associated with immune function. So ganun po kaimportante ang sleep, no, sa katawan kasi madami siyang naapektuhan. Yan. And sabi po sa WHO or World Health Organization ay binilang na nila yung mga nagtatrabaho sa night shift jobs bilang isang, they categorized it as one of the carcinogen kasi nga sleep deprivation is strongly linked to various types of cancer. I just want to make sure, or I just want to assure you that these studies are not absolute, no? It doesn't mean that if you lack sleep that you would get all these sickness. I mean, hindi lang yun yung factor para magkaroon ka ng ganito. But these studies just want to tell us that it increases our risk for these diseases. Yeah. Are we clear with that? Let's move on to the last part of our lecture. 3 tips for those who struggle in sleeping. And I will give you 3 R's. Number 1 would be regularity, 2 resist, and 3 is relearn. Number 1, regularity. Kung pangit yung tulog nyo kagabi, don't sleep in. Try to wake up on your normal wake-up time. Kahit napuyat kayo. Kasi your body has a 24-hour clock and it expects regularity and it thrives best in it. So try not to confuse your body clock. Sleep and wake up at the same time as much as possible. Yan. So the next day, bawiin nyo na lang yung tulog nyo. But
the body expects regularity. So sleep and wake up at the same time as much as possible. Number two, resist the urge to nap during the day, especially late in the afternoon, because that will then drift you away from your normal sleeping time. It's like snacking before your meal, di ba? Kapag nagmerienda kayo before kayo kumain, hindi na kayo gaganahang kumain talaga nung pananghalian, ng hapunan. It works the same if you nap for so long, siguro. It's okay to have short naps, pero just before you sleep at night and you nap for a long time, that would affect yung magandang tulog nyo sa gabi. So, resist the urge to nap during the day, especially late in the afternoon. And lastly, relearn. Relearn putting yourself to bed. So, remember those times when you were a kid, di ba? Your parents would tuck you in bed and make sure that your bedroom is conducive for sleeping. We tend to forget that when we grow up and when we become adults, parang we don't really necessarily take it into consideration na ayusin yung bed natin and make it somehow comfortable for us to sleep in. And we have to relearn that our bed is a place for sleeping. So don't force yourself if you're not sleepy yet. Don't force yourself to sleep. Do something else. Maybe you can read a book. But don't do something that excites you, like watching TV, reading a horrifying news, because it will increase your dopamine levels and it will excite your brain. Drink water or warm milk, and then get back to your bed when you're really sleepy, so that you can retrain your brain. That when you return to bed, you are confident that your bed is a place where you will rest. Yun yung goal natin, to relearn putting yourself to bed. Ayan. So that's it for our health lecture. By the way, I am Hazel Akupan. I'm a third year medical student at the Adventist University of the Philippines, reminding you that superheroes do take rest and sleep. And thank you everyone for listening. Magandang gabi po sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kaibigan at mga kapatid. Nagagalak po kami sapagkat patuloy kayong nakikisama at patuloy kayong nakikinig sa ating pong gabi-gabing pag-aaral. Ngayon po ay ika-anim na gabi na at nalalapit na po tayo sa pagtatapos ng ating pong pag-aaral. Subalit ang pagkatuto ay hindi po natatapos, magpapatuloy pa rin po ang edukasyon natin at tuluyan nating pag-aralan ang mga salita ng Panginoon at ihahatid po tayo sa katotohanan. Mga minamahal, ngayong gabi po ay kami po ay magtatanong ng ilang katanungan sapagkat ngayon ay last 3 nights na lang. So pwede po ninyong i-chat at titingnan po ng ating mga media partners, sa ating po mga masisipag na mga leaders ng church para kayo po ay mabigyan ng load kapag tama po ang inyong sagot. So narito po ang tanong, mga minamahal, at sana po ay ma-share po ninyo ngayong gabi. Ano po? Una ay, nung unang gabi po na ating pinag-aralan, ay ano po ang tinutukoy nating higit pa sa coronavirus? Yung tinatawag nating yung pinangako ng Panginoon. Ano pong tawag doon sa pangakong yon? Ano po? Pinawag na corona. So sagutin nyo po at buuin nyo po yung salitang yon at i-chat nyo po or sagutin nyo po at titingnan po ng ating mga media partners and kayo po'y makakatanggap ng load. Alam mo, ano po siya? So kayo corona po ay... Corona ng buhay.
Sige po, paki-chat na lang po para po atin po kayo mapaglingkuran, makuha po namin ang pangalan ninyo at yung inyo pong mga numbers. Ano po? Ayan. Ang pangalawa mga minamahal bago po tayo manalangin ay ano po yung tatlong N doon? Ano po yung tatlong N sa ating sinabi doon sa first night? Kapag ka tayo ay nagnanais na tayo magkaroon ng korona ng buhay, ano po ang tatlong N na binanggit natin? Ibigay nyo na lang po ang isa. At kapag nakapagbigay po kayo, ay makakatanggap rin po kayo ng load sa atin pong sa amin at kayo po ay mabibigyan po ng gift na cellphone load. Salamat po sa inyong pagtugon mga minamahal at tuloy-tuloy po tayo. Tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan naming Ama, maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay po sa amin. Dalangin po namin na kami ay inyong patnubayan ngayon at ihatid kami sa inyong katotohanan. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang papasok sa aming puso't isipan upang kami magabayan tungo sa pagkaunawa ng inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko, ay papakilala ko po sa inyo isang the best na hindi po siya superhero, hindi rin po siya si Superman. Pero ngayong gabi ay ipapakilala namin ang ating pong Panginoong Jesus na siyang pinakamakapangyarihan po sa lahat. At isi-search natin ang kanyang buhay at ano ang kanyang mga sikreto upang tayo din po ay matuto sa kanya pong kalakasan at sa kanya pong sa kanyang pamumuhay nung siya'y narito sa lupa. Mga minamahal, ngayong gabi sa ating pagpapatuloy, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Life on the Frontline, Corona Serye. At ito po ang ika-anim na gabi, mga minamahal. Ang focus pa rin natin ay Galatians 5:16-26. At ang title natin ngayong gabi ay Life on the Frontline. Ibig sabihin, mga minamahal, ito ay pagpupugay namin, pagpapasalamat sa lahat ng aming mga frontliners. Marami pong salamat. At mga minamahal, kung ikaw man ay hindi lumalabas ng bahay, you stay at home, kabilang ka sa bayani, ano ho? Ibig sabihin ay tinitigilan mong mag-spread po ang virus. So salamat din po sa mga nag-stay sa bahay. At mga minamahal, tayo bilang mga Kristiyano, in a spiritual sense, lahat po tayo ay frontliners. Lahat po tayo ay nasa gyerang ito, mga minamahal. Ngunit ang ating kalakasan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ngayong gabi, mga minamahal ko, ay Life on the Frontline. Titingnan natin ano ba yung mga qualifications, ano ba dapat ang isang frontliner, ano ba dapat ang kanyang character, at paano ba siya, ano-ano ang kanyang kabuhayan, at paano niya kinakandak ang kanyang sarili. Tayo po yung magpapatuloy. Galatians 5:22, sabi po doon, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness." Mga minamahal, kagabi po ay natapos natin ang patience. Ano po? At pinag-aralan natin kagabi na kapag wala tayong patience, baka tayo maging patience. Ibig sabihin, kapag wala tayong pasensya, maaari tayong maging pasyente. Ngayong gabi, mga minamahal ko, ang pag-aaralan natin ay yung kindness and goodness. Pinagsama ko po sila ngayong gabi sapagkat nakikita ko ang kanilang similarity. Sangayon po sa ibang mga scholars, mga minamahal, sangayon sa ibang mga commentators, ano po? Yung kindness and goodness ay parang they are interconnected, mga minamahal. Yung may nagsabi po na ang goodness, yun yung being. Yung kindness, yun yung doing. Goodness is what we are. Kindness is what we do. Subalit mga minamahal, sa Gregong salita ay yung kindness and goodness ay halos parehas po lamang. Na ang ibig sabihin nito ay kung ano ang ating nasa kalooban, kung ang banal na Espiritu ay naninirahan sa ating kalooban, kailangan ito'y mailabas natin. Gumagawang
may pag-ibig, may kabutihan, at may kabaitan, mga minamahal ko. Yun po ang ibig sabihin nito. Ano ho? So, sabi po kanina, what we are and what we do. Goodness and kindness. Tayo po ay magpapatuloy, mga minamahal ko. Love is patient and kind. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 4. Love is patient and kind. After sinabi, mga minamahal ko, na ang pag-ibig ay matiisin o matyaga, ang kasunod agad ay ang pag-ibig ay mabait. Ibig sabihin, sila po ay first cousin. Ano ho? Ibig sabihin, mga minamahal, kung talagang ikaw ay nagmamahal, yung kabaitan dito ay nakakabit. Kaya nga sabi nga eh, God is love. Mga minamahal ko, kaya ang Panginoon din po ay good and kind. Bakit? Sapagkat Diyos siya ng pag-ibig. Ngayon ang tanong ninyo, Pastor, paano mo masasabing ang Diyos ay pag-ibig ngayong panahon ng krisis na ito? Mga minamahal ko, ito po ang ating itatanim sa ating mga puso't isipan. Ang katotohanan na ikaw ngayon ay buhay. Ang katotohanan na ikaw ngayon ay may hininga ng buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos dahilan siya ay pag-ibig, siya ay matyaga, siya rin ay mabait. Love is kind. God is kind. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. Ang sabi ng isang sikat na manulat, mga minamahal, pakinggan niyo po ito. If we would humble ourselves before God and be kind, courteous, tender-hearted, and pitiful, there would be 100 conversion to the truth where now there is only one. Mga minamahal, kapag ka ang iglesia daw po, kapag ka ang mga mananampalataya, kapag ka ang mga Kristiyano ay mabait, mapagpakumbaba, kung ang kanilang karakter ay nandoon ang pag-uugali ng Panginoon. Ngayon daw ay magkakaroon ng 100 mga bagong mananampalataya. Kaysa sa ngayon ay meron pa tayong isa lang na nadala sa paanan ng Panginoon. Mga minamahal ko, totoo po ito. Kapag nakikita ang pag-uugali sa atin, yung pagiging mabait, mapagpakumbaba, tender, magalang, maawain, ay maraming mga tao, sila rin ay maghahanap at magtatanong, gusto ko na ang iyong Panginoon ay maging aking Panginoon. Kaya nga tinatawagan tayo, mga minamahal, na maging mabait at maging mabuti. Ephesians 4:32, sa kasunod na talata, mga minamahal, sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgive you. Mga minamahal, kagaya po ng sinabi ko noon, kailangan nating magpakumbaba, kailangan nating maging mabait, maging mapagpatawad, maging mabuti. Bakit? Isa lang po ang ating buhay. Sayang. Ang ating buhay na ito, kapag tayo nagalit, kapag tayo ay hindi makapagpatawad, kapag tayo ay laging may sama ng loob, yung ninanakaw nito ang saya na meron tayo. Life is short. Enjoy it with God. Life is a gift to be enjoyed. Regalo yan ng Diyos para enjoy. Ang problema, ninanakaw ng ating hindi pagpapatawad, ng ating kasamaan ng pag-uugali, ng ating pagiging magagalitin, ng karakter na wala sa Panginoon, ninanakaw nito ang saya na meron po tayo. So mga minamahal ko, sabi ng Biblia, be kind. Be kind. At kung paanong kang pinatawad ng Panginoon, ganun ka rin dapat nagpapatawad. Mga minamahal ko, ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ang nakaranas ng kabaitan ng Panginoon, ay ini-extend din ito sa kanyang kapwa. Yun po ang katotohanan. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. May kasabihan po tayo na be kind to animals. Alam niyo ho, natagpuan ko, mga minamahal. Sa Proverbs 12 verse 10, pakinggan niyo po ito. A righteous man
regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel. Mga minamahal, ang mga banal daw pong tao, ang mga taong may kinikilalang Diyos, sila'y mabait sa kanilang mga alagang hayop. Mga minamahal, ano po? Wala po sana akong makitang Kristiyano na may nakikitang pusa na natutulog lamang ay tinatadyakan. May nakikitang asong nakatayo lamang ay sinisipa. Mga minamahal ko, sabi po ng Biblia, ang taong banal, ang taong nasa Panginoon ay mabait at mabuti sa kanyang mga alagang hayop. Kaya nakakatuwa po na meron tayong mga kapatid na sila'y maalaga sa kanilang mga alagang hayop. At ngayon pong quarantine period, mga minamahal, nakakatuwa, may mga tao din na inaalagaan din nila ang kanilang mga alagang hayop at sila'y mabait. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang taong banal at may kinikilalang Diyos, siya'y hindi cruel, hindi siya malupit, hindi po siya pasaway sa kanyang mga alagang hayop. Tandaan niyo po yan, mga minamahal, mahalaga po yung essence o mahalaga pong punto yan sa atin pong mga may kinikilalang Panginoon. Kawawa naman po ang pusa, natutulog, sisipain ang aso o ang iba pang mga alaga. Mga minamahal ko, a righteous man regards the life of his animal. Kaya totoo pala ang sinasabi nila na be kind to animals. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. Luke 6 verse 38. Babasahin ko po sa inyo, mga minamahal. Lucas 6:38. Sabi po dito, mga minamahal ko, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Alam nyo, mga minamahal ko, ito po ang golden rule. Kapag anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, pakinggan nyo po ito at pwede nyo pong isulat. Pwede nyo rin pong i-record. Kapag ang action mo ay negative, negative din ang reaction. Kapag positive ang action mo sa kapwa mo, positive din ang reaction. Kaya sabi ng Biblia, sa panukat na iyong isinukat, for with the measure you use, it will be measured to you. Mga minamahal, yun po talaga ang batas. Ano po? Kapag ka naging mabuti ka sa kapwa mo, ang balik din nito sa iyo ay kabutihan. If you do negative, kapag ang action mo ay negative, negative din po ang reaction. Kapag ka ginawa natin ay positive, yung ating action ay positive, positive din po ang reaction nito. Yun po ang rule. So sabi ng Biblia, give and it will be given you. Abay, madamot tayo sa Panginoon. Tapos nag-expect tayo na pagpapalain tayo, mga minamahal. Ano ho? Mga minamahal, hindi ho ganun ang rule. Sabi ng Biblia, give and it will be given you. Kung sa anong panukat na inyong isinukat, doon po kayo sasukarin. So mga minamahal, kapag ang ginawa mo'y good, kapag ang action mo'y good, ang reaction good. Kapag ang ginawa mo'y positive, ang action mo'y positive, ang reaction positive. Kapag ka ang iyong action ay mabuti, mabait ka, ang balik din sa iyo ay kabaitan din, mga minamahal. Tayo po ay magpapatuloy. Ito po ay sinabi ni Dr. Robert Suler, mga minamahal. Isa po sa mga paborito kong authors, napakahusay ng doktor po na ito. Siya po ay pastor din. Nasabi niya, mga minamahal, selfishness turns life into a burden. Unselfishness turns the burdens to life. Wow! Yung pagiging makasarili daw po, mga minamahal, ay ginagawa nito na ang buhay natin na maging pabigat. Maging pabigat. Pero yung hindi tayo makasarili, ay gagawin itong yung bigat ay nagiging magaan. Sapagkat ang sabi ni Dr. Robert Suler, mga minamahal, caring means carrying. Wow! Ang pagmamalasakit daw po, mga minamahal, ang pagiging mabuti sa kapwa,
Ang ibig sabihin nito ay pinapasan din natin, nagpapasanan tayo ng burdens ng bawat isa. Ano ho? Sabi nga ng isang Swedish proverbs, mga minamahal, sabi doon ay, shared sorrow is half sorrow. Shared joy is double joy. Totoo po yun. Ano ho? Kapag ka ang bigat, kapag mag-isa ka lang, pero kapag ka, kayo ay magkatuwang, kayo ay magkasama, mga minamahal ko, caring means caring. Totoo po yan, mga minamahal. At kapag tayo ay unselfish sa ating buhay, yung mga burden sa ating buhay ay nagiging magaan. Sabi nga ng aking kaklase noon, ang mabigat gumagaan kapag napagtutulungan. Ang mabigat ay gumagaan kapag napagtutulungan. Tuloy po tayo, mga minamahal. Sa ayon po sa Colossians 3:12 and 13, babasahin ko po para sa inyo. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa sinuman. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga minamahal ko, lahat pong ng bagay na ito, kapag ang banal na spirito ay naninirahan sa ating puso, kapag ang banal na spirito ay nasa ating puso at nasa ating buhay, yung mga bagay na ito, mga minamahal, yung character na ito ay makikita sa atin sapagkat tayo'y mga tinawag na mga anak ng ating pong Panginoon. Tuloy po tayo, mga minamahal. Sabi po na Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship. Sabi doon sa ibang salin, mga minamahal, we are a masterpiece. Kaya, huwag mong tatawagin ang sarili mong pangit. Ano ho? Na ikaw ay magsi-self-pity. No. You are God's workmanship. Ginawa ka ng Diyos. Hindi ka aksidente. You are a masterpiece. Created in Christ Jesus for good works. Nilikha tayo para gumawa ng mabuti, which God prepared beforehand that we should walk in them. Mga minamahal, huwag mong sabihin na, Pastor, aksidente lang ako eh. Pastor, pangit ako eh. No, 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 mga kapatid, no. Sa Panginoon, maganda ka. Sa Panginoon, guwapo ka. Sa Panginoon, you are a masterpiece. At kinreate ka para gumawa ng mabuti, mga minamahal. Marami akong mga kaibigan na mga nagsasabi sa akin, Pastor, wala na talaga akong pag-asa. Ganito kasi ang aking itsura. Mga minamahal, no. Sabi ng Biblia, you are a masterpiece. And you are created for good works. Nilikha tayo para sa mga magbubuting mga gawa. Tuloy po tayo, mga minamahal ko. Jeremiah 17 verse 9. Ito po yung ating hindi po problema. Ito po yung challenge natin, mga minamahal. Ito po yung hamon sa ating ngayong gabi. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Mga minamahal, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang ating puso daw po ay mandaraya. Above, higit kaysa lahat ng mga bagay. At totoong masama, sinong nakakaalam? Mga minamahal, kaya nga, kapag tayo ay nagmahal, ano ho, ay talagang dapat po ay sa prinsipyo, hindi lamang sa emosyon, dahil ang ating pong emosyon ay mandaraya. Sa ating pong paghingi ng tawad, mga minamahal, minsan, o madalas, kapag tayo humihingi ng tawad, sasabihin natin, parang hindi ko po feel na ako'y pinatawad. Parang yung aking panalangin po ay hindi lumampas ng bubong. Mga minamahal, no. Ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon ay higit kaysa sa ating puso. So, paano yan ngayon kung ang puso natin ay mandaraya? Paano na? Ano ang mangyayari?
At ito pa po ang sinabi ng Biblia. Jeremiah 13 verse 23, mga minamahal. Mababago ba na itsope ang kanyang balat at ang leopardo ang kanyang mga spots? Kayo nga, sabi niya, makagawa kayo kaya ng mabuti samantalang kayo'y sanay na gumawa ng masama? Mga minamahal ko, ito po yung tanong at hamon sa atin. Ano ho? Dinagdagan pa po ito ni Pablo sa Romans chapter 7. Ito po ang kanyang dagdag, sabi ni Pablo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, what a wretched man I am. Sabi niya, abang tawa ko, kawawang kawawa ako. Who will rescue me from this body that is subject to death? Sabi niya, abang tawa ko, paano ko mababago ang sarili ko? Mga minamahal ko, kaya nga po ang ating pag-aaral ay fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu. Mga minamahal, tayo ang ginagawa kasi natin ganito. Pagkasabakuran natin, may mga dahon, maraming mga dahon at pagod na tayo magwalis ng kada umaga, nagwawalis, ang ginagawa natin, pinuputol natin yung sanga. Pagkatapos ng ilang panahon, after naputol ng sanga, babalik ulit yung mga dahon, tutuyo ulit, magkakaharoon ulit ng kalat. Ganun ulit, same situation. Alam nyo mga minamahal, hindi natin kailangan putulin yung sanga. Kung gusto talaga natin na hindi na tayo mangyari, hindi na mangyari yun, kailangan i-uproot, kailangan tanggalin. Ano ho? Ganon din ang ating puso, mga minamahal. Ang ating puso dapat ay mapalitan ng bagong puso. Ano ho? Sapagkat itong pusong ito ay sanay magsinungaling, sanay ito na gumawa ng masama. So, sabi ni Pablo, eh, kaabang tao ako. Sinong magliligtas sa akin? Meron mga minamahal, may magandang balita. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Ang Panginoong Jesus ang pag-asa. Siya ang antidote, mga minamahal. At kapag ang Panginoon ang nasa aking puso, siya ang naninirahan sa aking puso. Ang paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi ng mga minamahal ko, goodness, what we are. Kindness, what we do. Maaari lamang tayong makagawa ng kabaitan kapag ang ating puso ay mabuti. Kapag ang Panginoong Jesus ay naninirahan sa atin. Concerned tayo sa ating being. Kasunod niyan, mga minamahal, ay yung ating doing. Mga minamahal ko, sabi dito ni Mrs. White, napakaganda ng kanyang binanggit. Ito po ay tumatayo ang balihibo ko sa tuwing nababasa ko po ito. At umiiyak po ako, mga minamahal, sapagkat napakaganda ng kanyang binanggit. Pakinggan niyo po ito. To the death of Christ, we owe even this earthly life. The bread we eat is the purchase of His broken body. The water we drink is bought by His spilled blood. The cross of Calvary is stamped on every roof. It is reflected in every water spring. Mga minamahal, sa bawat tinapay na ating kinakain, sa bawat tubig na ating iniinom, ay merong stamp ng Calvary. Merong stamp ng cross ng Calvary. Wow! Mga minamahal, kaya ka nakakain ngayon. Sapagkat namatay ang Panginoong Jesus para sa'yo. Merong pong stamp. Lahat ng pagkain mo, lahat ng hangin na hinihinga mo, lahat ng tubig na iniinom mo, yun ay may stamp ng Calvary. Mga minamahal, sana ma-realize natin ito. Napakabuti ng Diyos. Sapagkat kung hindi siya namatay para sa atin, kung hindi namatay ang Panginoong Jesus para sa atin, hindi natin deserve ang tinapay, hindi natin deserve ang pagkain, ang tubig at ang hangin. Why? Sapagkat dahilan sa ating pagkakasala, naging kaaway tayo ng Diyos. We become an enemy of God. At anumang ilaibibigay po sa atin, mga minamahal ko, ay hindi karapat-dapat. Mga minamahal, ngunit si Jesus ay namatay para sa atin. He died on Calvary. At sabi ng
Desire Bejo, sabi doon, the cross of Calvary is stamped sa lahat, sa bawat bread na ating kinakain at sa bawat tubig na ating iniinom. Sana po'y ma-realize natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Mga minamahal, life on the front line. Bakit tayong mga Kristiyano matatag tayong nasa front line? Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nauna sa atin. Siya ang ating halimbawa. Yes, mga minamahal. Number one, front lines calling. Hindi po biro ang maging front line. Hindi po biro ang maging Kristiyano, mga minamahal. Kung gusto mong maging front line, kailangan malaman mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Tinawag ka ng Diyos, mga minamahal. Nagugulat po tayo at na-amaze po tayo, mga minamahal, na salamat po na may mga kapatid tayong sumusubaybay. Alam niyo po, mga minamahal ko, may mga interested po tayo sa pag-aaral ng Biblia na ngayon po ay kasama natin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sila din ay tinawagan ng ating Panginoon. Mga minamahal, hindi ka naging frontline na Kristiyano sapagkat aksidente lang. Ang iyong pagiging frontline ay may pagkatawag ng Panginoon. Ikaw ay tinawagan ng Panginoon bilang kanyang anak. So frontline's calling, it is a calling, mga minamahal. Hindi ito trabaho, hindi ito profesyon, kundi ito ay calling para sa atin. Ito'y pagkatawag ng Diyos. At kapag tinawag tayo ng Diyos, alam niya na tayo, alam natin at naniniwala tayo na tayo'y kanyang i-equip. Alam niyo, mga minamahal ko, isishare ko lang po sa inyo. Bago po kami nag-online evangelism, ang mga evangelism team po ay nagmi-meeting. Nandun po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nakita ko ang pag-improve. Nakita ko. Ngayon po, mga minamahal, titingnan niyo po ang broadcast. Nakita ko, napakabuti ng Diyos. Kapag tayo pala'y tinatawag ng Diyos, ini-equip din niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan. Ito po ang evidence, mga minamahal. Ito ang ebidensya. Ngayon, nakikita niyo po sa FB Live, nakikita niyo po sa Zoom, mga minamahal ko. Hindi ito na master sa unang pagkakataon, mga minamahal. Alam namin mag-i-improve pa kami, pero ang magandang balita, sapagkat ito'y pagkatawag ng Diyos. Bakit po kami narito? Bakit narito ang online evangelism? Bakit? Sapagkat ito'y pagkatawag ng Diyos. Tinawag ito ng Panginoon. Ito ang ating calling, mga kapatid ko. Sa lahat po ng aking mga kapatid na Seventh-day Adventist, sa aming pong host, sa aming pong mga media partners, narito po tayo lahat sapagkat tayo'y tinawag ng Panginoon. At dahilan sa tayo tinawag ng Panginoon, tayo po ay kanyang i-equip. Sa kasunod, mga minamahal ko, frontline calling. Hindi lamang ang mga frontliners na mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon. Sila din, mga minamahal ko, ay meron pong expected sa kanila. Ang kasunod po na slide, kailangan sa isang frontliner ay mag-behave, meron siyang conduct, mga minamahal. Frontline's conduct. Ano po ang kanyang conduct, mga minamahal? Balik po tayo dun sa una. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin, mga minamahal, ang conduct ng Diyos ay ito po. Tinawagan tayong maging good at maging kind. Sige po, dun po tayo sa conduct, mga minamahal. Frontline's conduct. Ikaw at ako ay tinawagan ng Panginoon. At ang expected sa atin, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, tayo po ay yung ating conduct. Tayo po ay good. Ibig sabihin yung ating pong inward, inner natin, mga minamahal. At yung ating pong kindness, yung ating what we do, yung ating pong doing. Yun po ang expected sa ating, mga minamahal. Sinusundan ko po ang balita. May mga frontliners po tayo na may mga sumbong sa mga tao na nagpapasaway, na hindi sumusunod. Meron din po tayong mga mamamayan, ang ating mga kababayan. Nagsusumbong din sila daw, di umano,
ng mga pang-aabuso din. Mga minamahal ko, kanya-kanyang sumbong. Pero alam niyo po, ang balita ngayong gabi, tayo'y tinatawagan na maging mabuti at maging mabait. Yun po ang conduct ng isang frontliner, mga minamahal. Life on the frontline. Ang ating pong conduct bilang mga anak ng Diyos. Kaya po tayo Kristiyano. Bakit? Dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Kaya ang expected sa akin, sa atin mga minamahal, ang conduct na ine-expect sa atin, we are good and we are kind. Pangatlo, mga minamahal ko. Pangatlo. Frontline's commitment. Life on the frontline, kailangan po ng matinding commitment. Mga minamahal, kung ikaw ay magpapasyang maging Kristiyano at susundin mo ang Panginoon, lalo na kapag tinanggap mo ang panawagang maging isang Seventh-day Adventist. Kapatid ko, ngayon pa lang, nais po naming maging aware ka, maging conscious ka sa bagay na ito. Ang pagiging isang Kristiyano, particularly ang pagiging isang Seventh-day Adventist, ay nangangailangan ng total commitment. Total commitment. Alam niyo po, para sa akin yung meaning ng commitment, mga minamahal, ganito po ang meaning ng commitment para sa akin. Ang commitment ay pagiging totoo sa iyong salita. Kahit na ang kilig o ang pakiramdam ng kilig nung una mong sinabi yon ay wala na ngayon. Ulitin ko po mga minamahal. Commitment para sa akin ay pagiging totoo sa sinumpaan mong salaysay. Sa sinabi mong pangako, kahit na yung emosyon o kahit na yung kilig nung una mong binanggit yon ay nawala na sa iyo. Commitment, mga minamahal ko. Ngayon, ganun din po sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka ay magiging smooth na ang lahat, mga minamahal. Ang pagiging Kristiyano, hindi niya ipinapangako ang alon ay hindi malaki, na ang hangin ay hindi malakas. Mga minamahal, malaki po ang magiging alon. Malakas po ang bagyo. Pero ang pagiging Kristiyano ay may pangako sa atin ng Panginoon. Tayo'y makakatawid sa kabilang pampang. Ang ipinangako ng Panginoon ay hindi smooth seas. Ang ipinangako niya ay safe arrival. Ulitin ko mga minamahal, gusto mo maging frontliners? Gusto mo maging Kristiyano? Maging frontliners sa spiritual sense? Kailangan mo ng commitment. Sapagkat ang ipinangako ng Panginoon ay hindi smooth seas, hindi smooth ocean, hindi smooth travel, pero ang pinangako ng Panginoon is safe arrival. Amen. Ang ipinangako ng Diyos ay hindi smooth na paglalakbay. May mga alon, may mga bagyo. Subalit, ang ipinangako niya ay ligtas kang makakatawid sa kabilang pampang kapag ikaw ay nag-commit sa ating Panginoon. Mga minamahal ko, pakinggan niyo po ang commitment na ito at gusto ko pong i-share ito ngayong gabi. Ako po'y na-bless sa tao pong ito. Ito po ang aking i-share sa inyo mga minamahal. Lahat po ng kanyang history mga minamahal ay aking binasa. Akin pong binasa rin ang kanyang mga quotes sapagkat napakaganda ng kanyang talambuhay. Si Fanny Crosby mga minamahal, siya po'y nabulag in 6 weeks lamang po. Siya po, 6 weeks lamang po mga minamahal, nabulag na po agad siya. Alam niyo po, ang sabi niya sa kanyang talambuhay sa susunod na slide. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Fanny Crosby mga minamahal. Si Fanny Crosby po ay isa sa mga pinakamagaling, kung hindi man pinakamagaling na hymn writer, isa sa mga pinakamagaling, nakapagsulat po siya ng 8,000 hymns or gospel songs. Mga kapatid, hindi po 1, hindi po 100, hindi po 1,000. 8,000 more or less gospel hymns and songs. Wow! Alam niyo, sabi niya mga minamahal ni Fanny Crosby,
bagaman siya'y bulag, matatakpan man ng kadiliman ang aking panlabas na paningin, subalit walang ulap na makakatakip sa liwanag ng pag-asa sa isang taong may pagtitiwala. Ulitin ko po mga minamahal. Sabi ni Fanny Crosby, matatakban ba ng kadiliman ang aking panlabas na paningin, subalit walang ulap na makakapigil sa liwanag ng pag-asa sa isang taong nagtitiwala. That's commitment, mga minamahal. Mga minamahal ko, do you want to be on the front line? The life on the front line, mga minamahal, ang maging frontliner sa Panginoon, ibig sabihin lamang, you receive the call. Tinawagan ka ng Panginoon. At kapag ikaw ay kanyang tinawag, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Number two, mga minamahal, ini-expect sa'yo ang conduct, yung goodness and kindness ay ini-expect sa isang frontliner. At ang pangatlo, mga minamahal, ang ini-expect sa atin ng Panginoon ay ang ating total commitment. Uulitin ko po, ang ipinangako ng Panginoon ay hindi smooth na paglalakbay. Ang ipinangako ng Panginoon ay ang safe arrival. Tayo na ang lahat ay makarating sa kabilang pampang. At kagaya ni Fanny Crosby, mga minamahal, walang makakatakip sa liwanag ng pag-asa sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi, pakinggan natin Sister Jane sa mensahe ng awit galing sa Panginoon. My heart is so proud, my mind is so focused. I see the things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my father, and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up, and I keep on letting you down? Each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do the better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me,
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I can never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you. By giving up my life to you, for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Maraming salamat, Sister Jane. Purihin ang Diyos sa mensahe po ng awit. Mga minamahal, mahal po tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay kanyang tinawagan upang ibigay din natin na extend ang pagmamahal nito sa ating kapwa. Special ko po kayong ipapanalangin, mga minamahal ko. Nais ko po kayong ipanalangin. Ano man po ang inyong mga pinagdadaanan, banggitin niyo po sa inyong puso silently at akin po kayong isasama sa panalangin sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, maging sa aming mga tagapanood sa FB Live, maging sa aming mga kasama dito sa Zoom, samahan niyo po ako sa isang special na panalangin. Let's pray. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan naming Ama, maraming maraming salamat po na sa aming spiritual battle, kayo ang nangunguna, Panginoon. Kayo ang tumawag sa amin upang maging frontliner. Sapagkat nauna ang aming Panginoong Jesus, kami ay kanyang ipagsasanggalang, kami ay kanyang iingatan, kami ay kanyang pagpapalain. Salamat po, Panginoon, na bagaman ang aming mga paglalakbay ay may mga bagyo, subalit batid namin na may pangako kayo na ligtas kaming makakarating sa kabilang pampang, sa kabilang ibayo, sapagkat kayo ay kasama namin. Hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga panalangin. Ang mga kapatid naming nanonood sa FB Live, ang mga kapatid naming nanonood at nakikinig sa Zoom, may mga kahilingan po silang special para sa inyo, Panginoon. Ipagkaloob po ang kanilang mga kahilingan sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Amin din pong idinadalangin ang mga may sakit. Ang tatay po ni Sister Cleopen, ang mother po ni Sister Riza Beltran, Brother Toredo, Panginoon, si Brother Dennis Morales, at ang iba pa po namin mga kapatid na may karamdaman. Pagalingin po sila sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoong Diyos, ganun din po ang Castro family, ang iba pa namin mga kapatid na nais magsaliksik ng inyong mga salita. Dalangin namin na matagpuan nila kayo at patuloy pong pagpalain ng lahat naming mga manonood. Patuloy na ang inyong pag-ibig at pagpapala ang aming maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Our closing song, shall we all sing our theme song, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo.
Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, makapangyarihan naming Ama, tulungan niyo po kami at patuloy kaming samahan sa kabila ng crisis na ito. Marahil may iba sa amin, Panginoon, na may mga pinagdadaanan sa buhay, nababatid niyo po ang kanilang kalagayan. Palakasin po sila, dakilang Diyos. Patuloy na maramdaman nila na malapit kayo sa kanila. Punasan ang mga luha sa kanilang mga mata, at patuloy silang punuan sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Banal na Espiritu, pumasok kayo sa aming puso at isipan. Gawin kaming mabuti at patuloy na naglalakbay kasama ang aming Panginoong Jesus. Salamat po na kami ay mga pinagpala at kami rin, Panginoon, ay hahayo ng mga maging pagpapala. At patuloy na ang inyong pag-iingat, proteksyon ay maranasan ng bawat isa. Bigyan po kami ng mahimbing na pagtulog, mapayapang pagtulog, at gisingin kami kinabukasan, taglay pa rin ang buhay at lakas. Ibalik muli kami bukas ng gabi upang patuloy na pag-aralan ang inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat mga kapatid. Bukas po ng gabi, ang topic po natin ay faith over fear. So about faithfulness, huwag po kayong mawawala at samahan niyo po kami bukas ng gabi. Marami pong salamat. Birthday, Almira. Birthday, Almira. Happy birthday. Happy birthday. God bless. Thank you po, Ma'am Che. Thank you po. Bye po. Night. In the dark. Bye, Pretty. Bye-bye. Well, thank you po. Elder Ben, thank you. Adam. Adam, bye-bye.